Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ni Sir IJ. So for today mga Lodi Cakes, meron tayong probability problem which came from the recent 20 UP Math Wizard annual search for the nationwide Math Wizard. So this was asked last Saturday mga idol. Ilagyan ko na lang din ng choices para at least pwede siya dun sa mga nagre-review for board exam. So three distinct fair six-sided dice are rolled successively. If the product of the outcomes of the dice is even, what is the probability that their sum is also even? Pero before natin sagutan yung mga Lodi Cakes, shoutout muna kay Joel San Andres, kay Adrian Maka Sevilla, BSE from SJIT. Shoutout din Lodi Cakes kay Bon Miguel Alcantara at saka kay Conrad Niano Salaum. Salamat sa inyo mga Lodi Cakes and mag-iingat kayo palagi. And I'm hoping you all the best. So, ulitin natin yung problem. Three distinct fair six-sided dice are rolled successively. So, anim po yung tinroll natin. Tatlo po yung tinroll natin with six faces each. If the product of the outcomes of the dice is even, what is the probability that their sum is also even? So, notice na may condition po siya. Kailangan na yung product nila is even. You can use here conditional probability, pero for the quickness or para mas madali, pwede natin siyang gamitan na lang ng computation ng mga outcomes na lang. Kung ilan po ba yung total number of outcomes and at the same time, ilan po ba yung number of favorable outcomes. So first thing, we have to compute the number of total outcomes. Alam natin na ang isang six-sided dice, from the word itself, anim yung faces niyan. Ilang dice po ba yung tinraw natin? Tatlo. So the number of outcomes, if no restriction, applying the fundamental counting principle, that is just 6 times 6 times 6 equals 216. This is the number of outcomes with no restriction. Pwedeng add, pwedeng even, etc. No restrictions to mga Lodi Cakes. However, the number of outcomes here will just be the number of outcomes na kung kasaan yung product natin ay even. So di ba alam naman natin na kapag meron tayong kahit gano'ng karaming bilang ng numbers, basta may isang even lang or at least one even, automatically, the product is always even. So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? Kailangan po ba natin i-consider lahat ng case? No. The condition here or the best way to compute the total number of outcomes here is by using complementary counting. So, ano po ba yung magiging complement niyan, Sir IJ? Complementary counting, mga Lodi, or the complement. Ang kabaligtaran nito is yung product niya is odd. Tuwing kailan ba natin nasasabi na yung product ng tatlong numbers ay odd? So that is kapag lahat sila ay odd. So ilan po ba ang odd sa isang die? So that is, Sir IJ, 1, 3, and 5. So per die, meron tayong tatlo. So sa isang die, mga Lodi Cakes, alam ko ito yung plural, singular form niya, kung di nagkakamali. So ang mga odd dyan is 1, 3, and 5. So the number of ways or the number of outcomes for a odd product, for an odd product. So, kapag odd yung product niyan, Sir IJ, so we have 3 dice. So, meron tayong 3 times 3 times 3. Bakit, Sir IJ? Tatlo dito, 135. 135, 135. That is 27. Eh, di ba ang hinahanap nating number of outcomes is dapat product niya even. So, isusubtract lang natin to. So, for the number of total outcomes, that is equivalent to the difference of the no restrictions minus the odd product condition, which is 27. That is equivalent to 189. So, wala na tayong problema dito mga Lodi Cakes. Alam natin that at least one of them is even. Anong hinahanap? Anong probability that their sum is also even? So, doon naman tayo pumunta sa sum. Given na at least 1 yung even, so ano po ba yung cases na kung saan even yung sum natin? So, yung una nating case, obviously, lahat sila ay even, 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 even. Another case, mga Lodi Cakes, is dapat isipin mo may at least 1 even, yun, even, odd, odd. Kasi kunyari, even, 2, odd, 3. Odd 5, 2 plus 3 plus 5, that's 10. That satisfies the condition of even sum. So that is the case 2, which is even, odd, odd,
and its permutations. Ano yung permutations niyan, Sir IJ? Pwede mo siyang pagbalibaligtaran. Pwede siyang even, odd, odd. Odd, even, odd. Odd, odd, even. So, ibig sabihin, dito sa case to, parang may dalawa pa siyang subcase. Although, parang apat lahat ng cases. Kasi dito, magiging tatlo to, mga lodi. That is the even, odd, odd. Even, oh, sorry, odd. Even, odd, and odd, odd, even. Ganun po siya. And simple lang naman yun, Sir IJ. Ilan ang even? Tatlo. Ilan ang even? Tatlo. Ilan ang odd? Tatlo. So, this is 3 times 3 times 3. Lahat even. So, that's 27. Mga lodi. Ito, ganun din. 3, 3, 3. 27. Ito, another one. Another one. Kapag inadd natin lahat yan, that will be our number of favorable outcomes. 27 times 4. Or if we just add it up, so that is the probability equals yung sum nito, which is 108. Mga lodi, all over the number of outcomes, kapag sinimplify natin, kung nakuha mo to, lodi gigs, lupit mo idol. Pero more practice lang, the correct answer is letter C, 4 over 7. So if ever may questions kayo or clarifications dun sa computation natin, feel free to comment or ask Sir IJ. And I will try my best to assist and to clarify things out for you guys. And maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin. Pagpalain po kayo palaging Lord, and I hope you all the best. Kita-kits tayo sa mga susunod na tutorial videos ko. And bye-bye!